kakilala at nagtitinda pa po. Ito siya na yung kakintuan natin. Yan, ito po. Pakinig po tayo ng kanyang magandang payo, inspirasyon. Nakakabang-abang dito sa channel na masasagot. Ayan, kamusta yung buhay mo dito sa Plaza Quezon? Sa ngayon, okay naman. Bukas, pagkatapos ng event niya sa Westinghouse Street, balik sa papuparty. Tsaga-tsaga lang. Ayun ang buhay namin. Patatapos naman ng pandemya sa Pilipinas. Basta hindi ka inaabot ng ng katamaran. Pagbubuhay ka. Yung maganda yun. Dapat na maging masipag tayo kasi yung kapalaran natin nakadepende sa atin din mga sarili, diba? Totoo yan. Sabi nga, hanggat may buhay ka, lumalabang ka, okay pa yan. Kasi ginugusto mo kung anong meron ka at talagang tinatrabaho mo. Bakit, may isa akong katanungan, bakit mga aso yung mga kasama mo dito sa Plaza Quezon? Yung mga asong yan, kumbaga, mga ampun na namin. Ampun? Ampun. May bumibili niya. Sabi ko, hindi ko pagbibili yan. Pamilya mo, pagbibili mo. Kasi yan, security din. Yun ang mga pantay namin para natutulog kami sa gilid-gilid. Yun po yung naging nagsilbing pamilya ni alias Moises. Yan, bakit nga ba Moises yung tinawag dito sa iyo sa plaza? Plaza. Bakit Moises ang tinawag? Tunay mo ba yung pangalan Moises? Ayang Moises, hindi ganito yung pangalan. Tinawag lang ako kanya kasi dumating ako dito sa plaza, may dala-dala akong tungkod. May tungkod. Kasi medyo mahina pa yung katawan ko. Bakit nanghina yung katawan mo? Anong dahilan? Yung pagpunta ko dito sa Naga, lakad lang yan. From tabako, tabako, ang napakalayo. Yung anong ginagawa mo doon ng time na sa Albay ka? Sa Albay, hinahanap ko yung natitirang kamag-anak ng mga magulang ko. Yung mga magulang ko. Kasi adopted ako . Adopted? Asa na yung mga tunay na magulang mo? Wala na. Mga matatanda na yun. Si yung mga magulang ko, nawala sila, senior citizen na. Ibig sabihin wala na sa wala na sila sa mundo. Pero mundo. Sabi nga, paskaya paano? Paano mo nakayanan na buhay na walang magulang? Mabubuhay ako, nabubuhay ako para lang sa sarili ko. Okay. Ang problema lang, ang pera ko, hindi ako natutuwa na. Hindi na ako nagiging masaya. Kasi wala na sila. Kumbaga, hinahanap ko na yung tunay na kaligayahan na nakukumpleto sa pang-araw-araw na buhay na hindi na ako umaasa dahil malaki yung kuwet, yung sinusundo ko. Sa pagpaparking, natuto akong makisalamuha sa tao. Natuto akong maging masaya maski sa simpleng salamat, thank you kuya, tama na yan sa akin. Kasi ito yung trabaho na nakita ko mas masaya ako kahit yung ipinagpalit ko na unang trabaho ko, malaki yung sweldo. Pero hindi na ako nagiging masaya. Kasi pera lang ang kapalit. Pero kaumahan, kasayahan, hindi, kulang. May mga iba nga dyan na nasa kanila yung lahat. Pera, sa kasaganaan, pero hindi pa rin sila masaya. May mga taong ganun na kailangan nila gumastos, pumunta ng barangay, para mabili nila yung kasiyahan. Iba, may kasabihan ba nga na yung kasiyahan ng tao hindi na kuha sa pera, di ba? Kasi yung pera, dadaan lang yan sa'yo. Kung paano mo gagamitin yan para sa sadiri mo, yan yung pagkukuhanan mo ng kaumbahan o yung pagiging masayang kasiyahan. Kasi pera magagamit mo. Pero kung yung dahilan mo para sa pagkatrabaho, wala. Kumbaga, hindi tunay. Hindi ka kailanman magiging tunay na masaya. Kasi yung pera dumadaan lang. Ano yung tunay na kasiyahan? Tunay na kasiyahan, yung tumutulong ka, maski sa kung anong kaya mong ibigay. Tunay na kasiyahan, nakikita mo, pamilya, kaibigan mo, tunay na nagmamahal sa'yo, ibinabalik kung ano yung ibinibigay mo sa kanila. Tunay na kaligayahan, hindi mo mabibili.
pera magiging paraan lang yan para mahanap yun, pero hindi yung babalik sa'yo na kagaya ng tunay na emosyon na ibabato sa'yo ng tunay na minamahal mo, na tunay na pinapangalagaan mo. Yan ang tunay na kasiyahan o kaligayahan. Meron isa pa dito mga katanungan na galing po sa ating mga OFW na kahit ibinigay na sa kanila yung kagustuhan ng anak na ibigay yung mga sustento, parang may kulang. Ano kaya yung parang kulang? Kulang. Pag sinabing kulang, ang naghahanap yung pamilya, yung anak. Tatanungin muna nung magulang eh. Yung bang ibinibigay ko ay yung kailangan talaga ng anak. O kaya, kailangan talaga ng pamilya ko. Kasi yung pera, madali. Kasi yun yung dahilan nga kaya ako nag-abroad eh. Baka kasi ang hinahanap sa'yo ng anak mo, ng asawa mo, ay yung emotional support na ibibigay mo sa kanila. Kasi kahit anong ibigay mo na material na bagay, hindi nun mapupunan ang pagkukulang mo bilang magurang, bilang magulang sa anak, bilang asawa sa asawa mo na naiiwan dito sa Pilipinas. Kaya minsan sinasabi nga, hindi mo mabibili. May pera ka, may trabaho ka. Pero hindi mo mabibili yung tunay na kaligayahan na maibibigay mo sa kanila kung nandito ka. Hindi naman sinasabing basta ka lang umalis. Pero sa mga pagkakataong kailangan ka ng mga anak mo, ng asawa mo, maski video ko naman lang, ipakita mo na hindi mo sila kinakalimutan o kaya hindi mo binabayaran at pinapalitan ang pagkawala mo sa piling nila ng pera o nung, kung anong kayang ibigay na material na bagay. Kasi hindi yun ang kailangan. Lalo ngayon sa kapanahon na natin na may social media. Pero social media lang yan. Walang physical na connection na maiiwan eh. Yun ang kulang ngayon sa atin. Physical na connection. Magkaharap na kayo sa lamesa, hindi pa kayo nag-uusap. Nag-chat kayo sa cellphone. Parang kulang. So, kailangan pa rin ng harap-harapang pag-uusap. Yun ang pagsisimulan ng tunay na pagkakasundo, tunay na kaligayahan. Kasi nai-enjoy nyo yung physical na presensya ng bawat isa. Doon pala yun na ano. Yun po yung mga aral na ibinigay sa atin. Tawagin na lang natin, okay ba? Tawagin na natin na ikaw yung si Kuya Moises. Ayun, pwede rin. Yan po, ang ating bang mga kasama dito sa Sagap si Kuya Moises. Yan, sa may mga gusto pa pong katanungan, magbigay lang po na kayo ng komento sa may bandang ibaba po. Yan, lahat po ng mga gusto magpapayo kay Kuya Moises ay bibigyan ng kalinawan, kasagutan sa mga gusto nyo pong itanong. Kaya wag na po kayo mahiya na magtanong po. Wala naman po masama magtanong. Yan. Ito pa yung may isa kong katanungan. Sa kabila ng, sabihin na natin yung totoo, wala kang tirahan, wala kang magulang, paano mo nalabanan yung sarili mo sa depresyon? Diba, ang iba dyan, nadidepress na, nawala na agad ng pag-asa. Paano mo yun nalabanan? Yan, malabanan yung depresyon, paano maipapayo mo sa mga nakakaranas ng depresyon na. Dumaan na ako dyan. Dinaanan ko na yung depresyon na sinasabi niya. Nang nawala yung mga magurang ko, yung mga parents ko, sinisiko ang Diyos. Sabi ko, ano pa na binigyan mo ko ng magandang trabaho, hindi naman sila makikinabang. Habang lakad-lakad ako noon, sabi ko nga, nasan ka? Bakit ganito? Sabi ko, kung wala naman na pagbubuhusan nung perang kinikita ko ngayon, ano pang silbi? Sabi ko, kunin mo na lang ako. Kasi pagod na ako. Pero hindi eh. Parang maski ilang araw na ako hindi kumaka, hindi naman ako namamatay. Hindi naman ako nababanggaan sa dinadaanan. So ibig sabihin, may silbi pa, may purpose pa ako sa mundo ito. Kaya sabi ko, hanapan mo ako ng purpose ko. Saan ako pupunta? So, pundun sa tabako. From tabako hanggang dito sa Naga. Well, dito ko nakita kung anong purpose ko dito. Napakalayo yun. Diba, napakalayo. Pero hindi ba, kunting distansya lang, lakad-lakad lang yun. Kaya sabi ko, ito na ang purpose ko ngayon. Kung sakali man, ang mga nag-ampon sa akin, mga Bicolano,
mamamatay ako bigulalo. Pero sisigurado kong malinigurado ako na uubosong ko ang natitirang oras ko dito sa mundo na literal na tumutulong ako sa kapwa ko. Pero Bicolano. Ano ka talaga, pure Bicolano? Hindi rin. Kasi ang mga nag-ampunan sa akin ng Bicolano. Pero dahil sila, minalila ako na parang tunay na anak. Ganun yung gagawin ko sa mga Bicolano at mga Bicolanong na kasi baga may kasabihan na kahit hindi magkakadugo, pwede tayo magiging pamilya. Oo. Diba? Hindi naman ba siyan sa pagiging pamilya ang pagiging kadugo? Hmm. Diba? Diba? Pwede tayo magturingan ng magkapatid. At sabi nga, maski hindi ka taga-Naga, kung talagang mamahalin mo ang mga Lagenyo, Lagenyo ka na rin. Oo. Tama. Diba? Totoo yun. True. Yun. Kasi hindi yun sa kung saan ka galing eh. Kundi kung nasan yung puso mo. Kung nasan ang puso mo, doon ka. At yun ka. Yun ka yun. Ito pa, paano nila malabanan yung mga kalungkutan ng mga OFW? OFW? Yung mga kalungkutan nila, paano nila malabanan? Sabi daw nila, masaya pag nagkakakita-kita sila ng mga kaibigan nila, mga kapwa at Pilipino. Kapag bumabalik sila sa kanilang mga trabaho, nakakaramdam sila ng lungkot sa pamilya. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Yung lungkot sa pamilya, natural yan. Pero iisipin nyo na lang, ganito. Isipin mo yung pamilyang naiiwan mo dito. Yung binibigay mong pera, okay na yun eh. Pero huwag nyong kakalimutan na yung pera, pera lang. Ulitin ko, koneksyon. Kasi pag yung connection nyo sa kanila habang tumatagal na nawawala kasi parang binabaryaran nyo na lang yung connection nyo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng material na bagay, pera, isang araw uuwi kayo pero iba na. Kumbaga malayo na yung loob nila. Oo, malayo na loob. Iisipin nyo na lang ganito. Maski nagtatrabaho ako, pag ako umuwi, pag sinabi kong family time, hindi yung family time sa beach lang. Family time, one on one. Anak, mag-usap tayo. Asawa, halika, date tayo. Kasi, dun sa one on one, na pakikipag-usap mo sa mga anak mo, sa asawa mo, binabawi mo yung taon, yung buwan na hindi mo sila kasama. Dun mo masasabi at dun mo mababawi ang pagkukulang mo. Ang pisikal na pagkawala mo sa piling nila. Isipin mo na lang, uuwi din ako. At lahat ng oras na inubos ko sa mga employers ko, babawiin ko sa inyo. Gagawin ko ang lahat, hindi lang para maibigay yung material na bagay para sa inyo, kundi pagsusumikapan ko na kayo ay makahalubilo ko ng matagal at talagang puso sa puso tayo mag-usap. Huwag kayong bibitaw at huwag sasabihin na ganito na lang, kailan pa ako uuwi? Palagi niyong iseset sa isip nyo, uuwi ako at ang uuwian ko, pamilya ko. Uuwian ko sila at one on one ko silang kakausapin, one on one ko silang magiging kadate. Mag-set kayo ng date para sa bawat isa sa kanila. Kasi iba-iba ang ugali ng anak mo, iba ang ugali ng asawa mo sa kanila. At yung matagal na pagkawala ninyo, yan yung hinahanap nila. Yung oras na hindi mo na ibibigay sa kanila. Yan lang hinahanap nila. Hindi lang yung pera ay binibigay mo. Oras mo na hindi oras mo na ibigay sa kanila. Yun yung pinakamaganda. Yung magbigay tayo ng time para sa mga pamilya natin. Sulitin natin kapag tayo ya nandito na sa Pilipinas, sulitin natin yung mga moment kung kayo magbabakasyon. Habang may natitira pang mga segundo na mag one on one, tama yung sabi ni Kuya Moises na kailangan ng persona. Yun ang pinakamaganda. Yan, ulitin natin, ano yung sekreto para maging masaya ang tao? Sekreto para maging masaya. Hanapin, okay. Ang sekreto doon, hanapin mo yung isang bagay na kung saan sa araw-araw mong ginagawa, hindi na trabaho. Kapag nahanap mo yun, buhay mo na yun, hindi na yung trabaho. At sa araw-araw mong ginagawa yun, pagkatapos ng araw na yun, palagi kang masaya. Kasi hindi ka gumagalaw para magtrabaho. Gumagalaw ka para mabuhay. Okay?
gumagalaw ka sa isang trabaho ko saan, pagkatapos ng araw na yon, pagpikit mo, paghiga mo, magpapasalamat ka sa Diyos na dumaan ang araw na yon. Kasi kung nagtatrabaho ka lang para sa pera, kinabukasan, pagmata mo, pagising mo, masasabi mo, trabaho na naman. Mm-hmm. Samantalang kung nakuha mo yung trabaho kung saan masaya ka, kinabukasan, masasabi mo, magsisimula na naman ako. Mm-hmm. Yun ang sikreto sa kaligayahan. Sa tunay na kaligayahan. Yan. Hanapin mo ang bagay kung saan talagang masaya ka. Yun, tumpak. Hindi yung kung saan kumikita ka lang. Yan, tumpak. Yan ang kasiyahan. Kung saan ka masaya sa ginagawa mo, ipagpatuloy lang. Ang ibig sabihin niya, ipagpatuloy mo lang kung saan ka masaya. Hindi lang sa trabaho. Yan, hindi naman kailangan na marami kang pera para maging masaya ka. Diba? Hindi naman kailangan yan eh. Diba? Kasi may kasabi yung happiness. Ano sasabi? Yung kalimutan ko yon. Yung hindi nabibili. Yan, maraming salamat kay Kuya Moises. Yan, abangan po natin ang part 2. Yan, sa mga gusto pong magpa-advise kay Kuya Moises at mabigyan ng kaliwanagan ng yung pag-iisip at kaginhawaan at mailabas nyo po yung mga saluubin ninyo po. Huwag po kayong manghiyang mag-comment. Yan. Lahat po ng mga comment ninyo ay ipaparating natin kay Kuya Moises para mabigyan kayo ng kalinaw ng isip. Yan o. Kagaya ni Moises, sa kabila ng kanyang sitwasyon dito, sabihin natin po totoo, wala siyang bahay na matutulugan, natutulog lang po siya kung saan. Pero hindi mo makikita kay Kuya Moises na siya ay yung nakasimangot. Oh. Kasi ang nasa mind ni Kuya Moises is positibo. Tama. Positibo. Positibo. Kasi sa araw-araw, kahit sa inyo, ng mga viewers, isa lang sasabihin nyo. Pag-ising nyo sa umaga, palagi kayong mag-greet sa taas at sasabihin ninyo, good morning, my Lord, my God, my friend. Ganun ako sa araw-araw. Kasi yung connection mo sa Diyos, personal. Hindi sa relihiyon, hindi sa kung saan kagaling, kundi personal. Personal. So, i-greet mo ang gumawa sa'yo ng ganun. Mm-hmm. Kasi sa akin, ganun. Good morning, my Lord, my God, my friend. Yan. Every day. Yan. Maraming salamat, Kuya Moises. Sige. Sa panyaya. Samahan po natin. Napakaganda po ng mensahe. Yan, abangan nyo po yung part 2 na gagawin natin. Mag-comment lang po kayo. Yan. Maraming salamat. Thank you so much. Yan. Okay. Yan, God bless po. Yan, ito po. Narinig po natin yung mga parang Kuya Moises.